Hello everyone, it's me again, your friend Briggs, and welcome back for another video. So guys, for today's video is i-review naman natin ang iPhone 11 Pro Max for this year 2022 at kung worth it pa ba ang iPhone 11 Pro Max sa taong ito. So if you are interested, just keep on watching. So guys, I have here the iPhone 11 Pro Max, and this phone was released way back September 2019 along with iPhone 11 and iPhone 11 Pro. And ngayon guys, is i-review natin yung kanyang build quality, display, speaker, battery, performance, at saka yung kanyang camera. So let's start guys with the build quality of this phone. This phone has glass front and back Gorilla Glass with stainless steel frame. And asahan natin guys na medyo may kabigatan tong phone na to. And yung kanyang bigat guys is aabot ng 226 grams. So sa build quality niya guys, no, so far matibay siya and mafe-feel mo talaga yung pagka-premium ng phone. So nilagyan ko na siya guys ng hilly case for the extra protection of the phone. And of course, nilagyan ko rin siya ng tempered glass. And nag-crack na nga rin siya dito guys kasi nabagsakan siya ng tripod ko as of this moment na nagbablog ako. So sa front display of the phone guys is kikita natin dito yung speaker, yung camera, and katabi dito yung mga sensors. Ayan, umiilaw yung sensor guys. And then next naman, dito naman sa left side is dito natin makikita yung kaniyang volume rockers and silent mode button. Sa right side naman guys, is dito natin makikita ang power on and off button and SIM card tray. At dito naman sa bottom is yung kanyang microphone, speaker, and lightning cable port. So at the back naman guys, dito yung kanyang triple camera setup, yung kanyang flash, tsaka yung iPhone logo. So sa display naman niya guys, is meron siyang 6.5 inches screen to body ratio and scratch resistant glass na rin yung kanyang display guys, and with True Tone. Ayan yung kanyang True Tone guys. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung True Tone, kapag ini-enable natin yan is nag-a-adapt siya sa environment and medyo didilaw yung kanyang screen, which is maganda siya guys para hindi masakit sa mata yung ating screen. So next naman guys, sa kanyang battery is meron siyang 3,969 mAh Lion battery, and it is capable of fast charging. So yung battery health ng phone na to guys is meron na lang siyang 86% since second hand ko nakuha yung phone na to. But then so far guys, napakakunat niya sa battery, medyo matagal pa siyang malawbat and ma-enjoy mo talaga yung phone. Kung basic user ka lang naman, like text and call, is aabot hanggang bukas yung phone mo bago malawbat. Pero kapag heavy user ka naman, like text, call, browsing social media, is aabot naman ng 5 to 7 hours screen time bago maglawbat yung phone mo. So nakakapag-charge ako dito ng 2 beses sa isang araw kapag palagi akong gumagamit ng social media using wifi and data connection. So next naman guys is sa speaker ng phone na to. So okay naman guys, malakas at wala namang problema. So sa performance naman ng phone na to, so far wala akong lags na na-experience sa phone na to. Napaka-smooth niya sa scrolling, napaka-responsive niya every time na mag-open tayo ng applications. So wala tayong magiging problema dito. So this phone guys is updated ko na sa iOS version 15.5. So this phone guys is run with Apple A13 Bionic, and yung variant na meron tayo ngayon is yung 64GB of internal storage, and yung color gold. And ang iPhone 11 Pro Max guys is may 4GB of RAM. And then next naman guys, the most exciting part for me in owning an iPhone is yung kanyang camera. So sa kanyang main camera guys is meron siyang 12 megapixel wide, 12 megapixel telephoto, and 12 megapixel ultra wide, and it can shoot video up to 4K at 60 frame rate per second. So dito naman sa kanyang front camera guys is meron naman siyang 12 megapixel, and also it can shoot video 4K up to 60
frame rate per second. So since tapos na nating i-review yung mga basic about this phone, so ngayon naman is ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots using iPhone 11 Pro Max and i-vlog testing natin siya para malaman natin kung okay ba gamitin ang phone na to for vlogging. So dito naman guys is nagustuhan ko yung kanyang ultra wide dahil mas naging vibrant yung kanyang kulay. Nagustuhan ko rin yung kanyang night mode guys, as you can see in the normal mode and in the night mode is makikita mo talaga ang pagkakaiba. So ito naman yung kanyang rear camera video sample guys, and I am shooting now 4K at 30 frame rate per second. So ayan, andito ako ngayon sa taniman ng niyog at mais. Ayan. So pwedeng-pwede ito gamitin guys sa pagvlog. Napakalinaw at napakaganda ng kanyang rear camera. And ito naman yung kanyang front camera video sample guys. And I forgot to mention na this phone pala is my face ID unlock. And yung night mode shift ng kanyang camera is automatic na magna-night mode pag nasa madilim ka na lugar. So ayun guys no. Pwedeng-pwede gamitin sa pagvlog. Napakaganda rin ng kaniyang front camera. And you are shooting now 4K at 30 frame rate per second. And ngayon guys no, let's answer kung worth it pa bang bilhin ng iPhone 11 Pro Max for this year 2022. Yes, of course, worth it na worth it guys. Napakaganda ng experience mo sa phone. At hindi pa naman ganun katagal tong phone na to, 2019, and this year is 2022. So 3 years pa from the day or from the year na na-release itong phone na to. And actually ito na yung daily driver ko ngayon. So nag-shift ako from Android to iOS, which is ito ngayong iPhone 11 Pro Max. So dito ko na ginagawa lahat, text, call, browsing social media, vlogging, editing my vlogs. In fact, itong vlog na to is dito ko na ini-edit sa iPhone 11 Pro Max. So guys, dito ko na tatapusin tong video na to. And if you like this video, give this video a thumbs up. And don't forget to share, comment, and subscribe. And click the notification bell para maging updated ka pa sa mga future uploads natin. So guys, it's me again, your friend Breaks. See you in my next video and thank you for watching. Peace out. Bye.